Hi guys, magandang araw sa inyo mga kasabong. Si Master Mark Cruz ulit ito ng Team Logis, and welcome ulit dito sa ating YouTube channel na Logis. Malapit ng katapusan ng January. So sa WPC, ang start ng CAC season is February 15. So ang pag-uusapan natin ngayon is recap na topic about sa summary ng sipat kilatis para sa CACs. Summary ng sipat kilatis sa CACs, yung mga pointers na dapat nating tandaan. Kasi kung mapapansin nyo, kung maaalala nyo last year, mayroong mga henny, mayroong mga sobrang gugulang na manok, and lahat ng klase ng manok na talagang pwedeng ilaban sa online sabong ng mga magugulang, matatangkad, magagaling, lahat nandun. So mayroong ubusan ng lahi, mayroong basagan ng pula. So kumbaga, it will be exciting. So kung mapapansin nyo, ako, I'm really excited this coming CAC season, kasi makikita ko kung ano ang evolution ng labanan. Makikita ko kung paano nag-evolve ang labanan, and accordingly, we can design some strategy. So sabi ko nga sa inyo, yung evolution ng sabong, yung stag season dati, yung stags is yung mga sobrang tatangkad, pilayin. Ngayon hindi na, magagaling na, malalakas na, na-develop na ng breeders ang power ng mga stags nila ng mga high station. So lumalamang na kasi nagagamit ang height sa pagbato ng paa sa banggaan. So kumbaga ganun nag-evolve ang sabong. So ngayon naman itong CAC season na to na parating. So kumbaga it will be very exciting, ano? So let us discuss some recap, ano? So dito sa Logis, ang una nating tinitingnan yung sharpness ng manok, kung paano siya kumilos, yung reflexes niya, kung gaano siya kalerto, kung gaano kamulat yung mata niya, and kung gaano siya mag-react sa distance ng kalaban pag pinapatuka, pag sinasampi, pag hindi siya kakalat-kalat, and everything. So yun ang sharpness, yun ang summary ng sharpness na hinahanap natin. So pangalawa, yung gulang, kasi kumbaga dito napaka-importante ng gulang. So pinagsasama natin ang gulang saka yung tamang posture. Gulang saka ang tamang posture. So yung tamang posture is 45 degrees na tayo ng isang manok. 45 degrees. So mapapansin nyo, yung mga tigpa 5 years old, medyo yuko na siya. Yung mga 2 years old na mga bulsag or young cock, nakatayo siya ng 45 degrees. So mapapansin nyo, ang laki-laki, ang kapal-kapal ng katawan ng isang magulang na magulang, pagbanggaan, bit-bit siya ng isang bata. So usually, llamado yung mga magugulang na makakapal ang katawan, malalaki ang katawan. Kasi nga, nagkakataro sila sa postura. Kasi kung mapapansin nyo, ang science, parang nagte-take off na aeroplano. So ang science behind ng nakaganyan versus nakaganyan is napakalaking difference pag nagbanggaan. So paakyat pa lang ang katawan ng manok na medyo yuko, yung magulang na magulang, nakaposisyon na kaagad sa taas ang manok na 45 degrees. So ibabato na lang niya ang paa niya, pasok agad sa katawan ng isang medyo yuko ang tayo. So tandaan nyo, is napaka-importante ng tamang postura ng manok at yung gulang. Kung tama na ang postura tapos magulang na magulang pa, medyo magandang labanan yan, medyo magandang tayaan yan. Tapos henis. So kumbaga mapapansin nyo, mga heni, ginigirian ng mga batang manok. Mga young cock, mga pongkan, mga 2 years old, ginigirian sila. So pero pag mga dark-legged, mga itim, mga talisay, hatch grays, mga dalusapi na white legs, pag mga 4 years old, 5 years old, magugulang yan, pinapalo niya ang henny. Hindi na siya naluloko ng kulay ng henny. Kaya namamalo talaga. So sa mga ubusan ng lahi dati, so kumbaga talaga napansin natin na talagang puro talo ang henny, karamihan ng henny talo. Kasi nga dahil sa ganun. So tontuwa naman ako kasi talagang gumagana yung fundamentals natin by that time, yung observation natin. So talagang medyo nakaipon tayo ng malaki-laki sa ganung labanan. Kaya excited ako na parating na naman ang CAC season. Tapos itong nga yung mga signature color, signature bloodline sa mga breeders. So makikita na naman natin. Ngayon yung mga inaabangan natin, kagaya ng mga NUDC Dome, makikita naman natin kung paano mamalo yung mga dome nila sa CAC, yung mga
tanay na white, makikita na naman natin kung paano silang maglaro as offbeat. So, gustong-gusto ko yung puti nila. Pag nakapoint ang maayos, offbeat talaga. Pagpasok mo, tatangayin ka paakyat, patay ka kagad. So, kumaga, exciting na makita ang ganong labanan. At the same time, exciting din na abangan kung ano yung mga nakatagong alas na ilalaban ng mga breeders. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nag-evolve ang sabong. So, ngayon, since nakakapag-import na ulit, ang dami na ulit nag-import ng mga cocks. May mga nakapagpalugon na ng mga imported. So talagang asahan natin na talagang umuusok na naman ang paluan ngayong parating na cock season. So I'm really excited. I just hope you are also excited, guys. Sa mga players natin, so magkakaroon tayo ng recap review ng lesson natin. Magle-lecture ako mismo sa GC natin. So abangan nyo lang, guys, at sama-sama tayong aralin ulit para ma-review natin. Kasi magkaiba ang sipat kilatis ng cock sa stags. So, kumbaga, sa stags, medyo, sa kak, medyo madali-dali. Sa stag, medyo mahirap ng konti. And sabi nga natin, hindi naman natin sinasabing guaranteed ang panalo or hindi naman natin sinasabing lagi tayong panalo. Of course, may talo din. Pag natatapat ka sa mga random na mahirap na sultada, kagaya ng paras magaling ang manok, paras gisig, paras bulto, paras ang height, paras maayos na breeder, so talagang mahirap pumili. So there are times na hindi nag-work ang fundamentals kasi nga pag natapat ka sa randomness ng sultada, which is iniiwasan natin, dun ka matatalo kasi nga it's anybody's ball game. Kasi nga the game itself is designed for 50-50 chance. Ngayon, para ma-eliminate, tumaas ng konti, is nag-a-analyze tayo. We don't rely on luck. So yun, guys. Again, sa kak, mas madali dalhin si patin to, guys. Mas madali dalhin si patin. So yung mga players natin, sama-sama tayo mag-review, sama-sama tayo mag-lecture, mag-observe ng mga unang araw ng labanan. Ako, pinaghahandaan ko yan kasi gusto kong ma-experience, mapanood mismo ang maghapon na labanan para ma-relay ko ang information sa mga subscribers natin, sa mga players natin, at ang sa gayon, magkaroon sila ng proper information sa pag-analyze kung ano ang mga dapat tayaan na manok. So yun, guys, Master Marcos ulit ito. At sa mga players natin na gusto pang magpa-member sa Team Logis para matuto, maturuan namin kayo ng may basehan sa tamang pagpili ng manok, you are welcome na i-message ang page natin. Maraming tayong agents, so i-message nyo na ang mga agents natin. And mag-ingat kayo sa scammers, huwag na huwag kayong magka-cash in kasi hindi kami nag-require ng cash in. Libre ang pagtuturo namin na to. So you are welcome, guys. You are welcome dito sa team namin. So yun lang, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit dito ng Team Logis. Thank you.